irated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang buhay mga ka-serinatics! Halina't samahan niyo ako at ating talakayin ang mga may init na kaganapan ngayon sa mundo ng mga teleserye. Pero bago ang lahat, ay hinihingi ko ang inyong tulo. May subscribe, like and share ang ating munting channel upang updated tayo sa mga bagong kaganapan na nangyayari sa mundo ng teleserye. Tara, simulan na natin! Sa patuloy na paghihinit ang gulo papatawaran kay Madonna, agad naman naintindihan ng Madonna ang pinagdadaanan ni Tanggol sa paglilihim nga na itago ang diamante. Kung saan, pinaubaya na nga ni Madonna kay Tanggol ang pangangalaga nga na panila kayamanan habang sa bahay naman ng mga timakulangan. Umiling naman sinita kay Marseng ng mga bagong kagamitan nila sa bahay. Kung saan, naisip naman ang mag-asawa na maghanap pa nga ng bago nilang pagkakakitaan upang matakpan nga lang ang pagtututa na kanilang mga kapitbahay sa pagbebenta nga ng mga bawal na gamot. Dito, nais naman nila Marseng at Nita na muling paupahan nga ang bakante nilang kwarto. Upang tuluyan may sadawa nga nila ang pagpuntar sa kanilang pinabalap. Sa kabilang banda, kinumpronta naman ni TV na sina Amanda at Primo at tungkol sa nangyaring kapahamakan niya sa grupo ni Tanggol, kung saan tumaas naman ang tensyon sa pagitan nila Amanda at Tibina matapos ang matindi nilang patutsada sa isa't isa na agad naman namagitan si Primo upang pahupain niya kanilang pagtatalo. At sa uli, inatasan na nga ni Tibina si Raul na alamin niya ang buong pagkatao ni Amanda upang ipanglaban sa oras na nga tumating ang kanilang matinding banggaan. At sa kalagitnaan naman ng hapunan nila Rhoda at Marites, agad naman dumating si Rigol at inalam nga kalagayan ni Santino. Dito, sinalaysay naman ni Rigor ang buong katotohanan na walang kinalaman niya si Santino sa pagkakapasit na nga kay Coach Gary at ang paglalaban niya ni Lauren sa ginawa nga nilang pagtugis na humanto naman sa panyakamatayan na hindi na nga maiwasan ni Rhoda na usigin ang konsensya si Rigor sa panyang pamimintang kay Santino. Dito, ipinagtanggol naman ni Lena si Rigor dahil sa mga sinabi sa panya ni Rhoda kung saan hindi naman nakaiwas si Rigor sa mga hinanakit sa panya ni Marites. Ipinaitindi naman ni Marites kay Rigor ang malaki niyang pagkakamali sa kanyang anak na nagresulta nga ng galit at talikuran niya sila ni Rigor. Sa kabilang banda, kinausap naman ni Lena si Rigor sa kanilang kwarto patungkol nga sa pag-iimbestiga na isinumpanintinding. Naninindigan naman si Rigor sa kanyang prinsipyo na hindi nga siya gagawa ng masama para maging sunsunuran niya lang sa masamang gawain ni Colonel Suarez at General Augustos na nagresulta ng mas matinding galit niya ni Rigor kay Lena na ikinatuwa naman ni Rhoda ang nangyayaring hidwaan sa pagitan nila Rigor at Lena. Ipinaliwanag naman ni Rhoda kay Marites ang pagdadala nga ni Rigor ng kabit sa bahay na ito ang naging dahilan para magumpisa ang kaguluhan. Habang sa kalagitnaan ng pagbili ni Rigor ay naabutan na nga nito si Santino sa kanyang pag-uwi. Dito, nagkaroon naman ng pagkakataon si Rigor na humingi nga ng kapatawaran sa kanyang anak. Nasarado pa rin ang puso ni Santino na mapatawad niya kanyang tatay. Samantala, todo alala naman si Marites sa nakitang itsura ni Santino na marin binirina na kanyang anak na iwasan niya ang kaguluhan. Inaarang naman ang grupo ni Primo si Tanggol upang kausapin niya at muling ipaalala ang mahigpit nilang bili na pag-iwas nga noon sa grupo ni Don Facundo. Kung saan, pinaabot naman ni Ma'am Berting ang kanilang malasakit kay Tanggol dahil sa mabilis nga nito na pagtitiwala sa hindi pa nga nito lubos na kakilala. Dahil dito, ipinaabot pa rin ng grupo ni Primo ang patuloy na paggabay at suporta nga nila kay Tanggol. Samantala, ikinagulat naman ni Lena ang hindi pagtabi nga at pagkuha ng una ni Rigor sa kanilang kwarto. Ipinaalala ang pagiging isang porter nga ni Lena sa bahay. Sa tagpong ito, hindi naman nagustuhan ni Lena ang panibagong trato sa kanya ni Rigor na nasaksihan naman ni Marites ang kanilang alitan habang nag-iisip na rin ang bawat isa na kanilang susunod na hakbang na gagawin niya para sa kanilang pamilya. At sa kalagitnaan niya na kanilang albusal ay maagang tinalakan naman ni Rhoda si Rigor patungkol nga sa kanilang dalawa ni Lena na ikinagalit naman ni Rigor. Dito, muli naman nagkagulo ang pamilya dahil sa patuloy nga na hindi pagpansin ni Santino kay Rigor na ikinatakot naman ni Rhoda dahil sa pagbabanta nito. At sa hindi inaasahan na pagkakataon ay sumabog na nga sa galit si Rigor dahil sa paninisin niya na pagpapalaki sa kanilang anak. Dito, muli naman nagsumpatan ang dalawa dahil sa kanilang kamalian.
na hindi na rin nakatay si Lena na umikse na masawayan ng pamilya. At sa tagpong ito, sinubukan naman papiliin ni Lena si Rigor kung sino ang dapat maiwan sa bahay na hindi naman inaasahan ni Lena ang kanyang narinig na desisyon buhat kay Rigor. At sa uli, naging kalbaryo naman kay Lena ang kanyang sitwasyon dahil sa naging desisyon na rin ni Rigor na pagpapalayas.